Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from 7 Makdum in Danan Sulu. This is Queen Helen Abdurrajak, December 17, 2021. I am glad that ngayong araw makikilala na ninyo ng husto ang ating lolo na siya mismong nag-guide, nagtuturo sa amin ni Radyo Mamay. Siya po si Tuan Muda Gulam, kung tawagin natin dito sa Baiputi, in the Danan Sulu. Siya si Raja Anang Haji Hasan Pasang, Sultan Jamalul Alam, o kaya Asyam, the 29th Sultan Sulu in North Borneo, from 1st Sultan of Johor, Sultan Sharipul Hashim Saidina Abu Bakar. Sinasabi natin, napakaganda ngayong araw dahil mababasbasan na tayo ng ating awliya, the incant spirit of our great-grandfather, of our grandfather, na direct grandfather mismo ni Raja Mamay, the 34th Sultan of Sulu in North Borneo, and the father of the mother, Inshi Jahara Hasan Pasang of Lungangitong Parang Sulu. Mabuhay, Maharlika Kingdom of God, Lupasog Empire. Magandang umaga po sa inyo. Maaga po ako ngayon nakagising dahil talagang pinaghandaan ko ang paglabas ni Tuan Muda Gulam Hasan. Dito natin makita kung sino ang binasbasan sa Borneo. Siya po ang nag-signed ng deed of 1878. Siya rin ang talagang nag-manage ng Sulu Sultanate as 29th Sultan. Ito ay makikita ninyo na binantayan niya ang sovereign niya. Pinalis niya sa chartered company ng Borneo with Gustavus Baron Overbeck and Alfred Dent. Subalit in 1903, si Jamalul Kiram II, the 32nd Sultan of Sulu and North Borneo, nag-signed ng extension of boundary in Sandakan. Who is Raja Anang Haji Hasan Pasang? The lineage in itself, makita ninyo na galing siya ng Makkah, ng Taif. When I was in Saudi Arabia, deployed as a nurse, I have experienced the embodiment of the spirit of our forefathers. Itong 2 years and 6 months na natagal ko sa Saudi, doon ko ginawa itong mga planong ito. And I have witnessed kung paano sila nagmamanifest in trying to teach me, in trying to guide me. Dahil siya ay talagang nagmamasid para sa akin. Na hindi ko akalain ay talagang binigyan niya ng saysay ang mission na ito sa pagbawi ng sovereign niya para sa sangkatauhan ng buong mundo.
Si Sultan Jamalul Alam registered the entire sovereign territory known as Sulari Island to the Commonwealth in September 22, 1921, sa Bureau of Land ng Manila to safeguard away from the claimant, even to the government of the Philippines. And in March 23, 1974, former president, actually still the president, Ferdinand Idrelin Marcos renamed Sulari Island to Philippine Islands because he bought us back from America na siyang binintahan din ng Spain. Ang tindi na nangyayari dahil sa mga pamumuno ng mga tinatawag natin pakikialam ng iba't ibang nasyon sa soberenya ng Lupasog Empire. The royalties are family. Magkakadugo po yan. And to think of this, Sultan Jamalul Alam is direct from Nabi Muhammad, from Prophet Muhammad. Kaya nga, dito ninyo makita kung sino itong mga awliya na kung saan ako ngayon nakatayo, nakapugad sa sovereign court ng Seven Makdum. Ang kanyang asawa na lola mismo ni Raja Mamay ay si Dayangko Nini Muhammad Fatima Saud. Ano mismo kapatid mismo ni King Fahad ng Saudi Arabia? Kaya nga paano ninyo masabi na kayo ang totoo? Na ito yung linya mismo, direkta sa direkta. From predecessor of Law 101. Galing pa kay Abraham, kay Eva, hanggang sa napunta pa tayo kay Ismael at kay Isaac, papunta sa House of David, kay Mama Mary, kay Nabi Isa. This is a revelation for you to see that I am guided. Kung ano yung inutang ay siyang babayaran. Kung anong hiniram, iyan ang isusuli. Kaya huwag na kayong matigas, Malaysia, Philippines, Indonesia, lahat kayo sa buong mundo, naka-ukit kayo ngayon sa pamamahala ng Maharlika, Kingdom of God, Lupasog Empire. Biro mo, nagparaya kami. Marami sa amin ang namatay, pinapapatay ng dahil sa monarkiya ng pamamahala ng politika. The political sultan and royalty reigned the whole world because of power and conspiracy. Mula 12th century, nakita ninyo, pabalik-balik ang mga kaluluwa ng aming mga lolo para gabayan ang sangkatauhan dahil inuutos mismo iyan ng Allah. We are the highest form of the incarnate spirit, the awliya. Kaya nga ang likop Adam, the greatest masjid, rooted from Makkah. Ito revelation na ito ng ating mga lolo because of Sharif Sultan Jamalul Alam. From 12th century, yung Treaty of Spain, 300 years yan. Kaya nga pagdating ng 300 years, in 1521, pumunta si Magellan para mag-treasure hunting kuno. Kaya nag-umpisa ang konspirasiya. Ang G5, Lupasog, England, Germany, France, Italy.
Ibig sabihin, binigyan sila ng otoridad ng ating mga lolo. Biro mo, from 1878, nag-sign ng deed of 1878 na iyan, dapat natapos ng 1978. Anong ginawa? Ginawa na naman yung MNLF para sabotahin ang pagsuli ng soberenya sa lupasog. Kasasabi ko mula kanina, magkakadugo ang lahat ng royal family mula sa G5 hanggang dito sa pusod ng Indanan Sulu. Si Queen Victoria Elizabeth I, na-crown siya sa Victoria Island sa Labuan, Sarawak Empire. Kami nagmula pa sa imperyo ng kalangitan ng Diyos Ama. Medyo malabo at hindi maintindihan ng walang paniniwala sa Diyos, sa Allah. Lahat itong mga sinasabi ko may batayan. Merong mga archives na magpapatunay. Ang sa atin, sinunog eh. Sinunog nila ang palasyo ng Maimbong. Sinunog nila lahat ng palasyo para at least wala silang katibayan. Ang archives ng eskwelahan ng Universidad ng Pilipinas, sinunog din. Ang Brunei, maraming talagang binaluktot na istorya para lang mapatunayan na sila ang claimants ng papaboran ng bansa na pinagbilinan. Biro mo ang konspirasiya mula pa noon sa panahon ng mga paraon, ng mga pero. No, during Moses' time, tingnan mo kung paano nilid ng Diyos away from the kuko ng parusa ng imperyo ng Egypt. So they were not able to reach the promised land. Pero pinaghandaan natin ito. Kaya mapalad kayo sa panahon ngayon dahil nawi-witness ninyo kung saan ang paraiso ng Diyos Ama. Kahit anong gawa ng mga claimants, kahit gawin pa nila millions na Sultan of Sulu to claim the sovereignty, still they cannot because our lineage is very strong and we are blessed by our forefathers to do this role. As king and queen of the Lupasog Empire, makikita ninyo na hindi basta-basta ang ginagampanan namin. Biro mo ang konspirasiya mula sa President Diosdado Macapagal na dapat siya ang naging protektor dahil kapatid mismo siya ng Queen of England. Iyan ang mga sikreto na hindi ninyo alam. Subalit anong ginawa nila? Nung pinapapatay ang dugo, kaya nga nagkaroon from 1529 at 21 pagdating ni Magellan, nagkaroon ng mga grabing patayan lahat ng sultan, the reigning sultan of Maynila, of Tondo, hanggang sa Mindanao ay talagang pinagpapatay para sa kanilang intensyon to Christianize the territory. Maraming salamat po dahil hindi tayo pinabayaan ng Diyos Ama, ng Allah. Christians are coming from the lineage of the Islam. Katotohanan ay katotohanan. Ang Panay Island, 300 years, Islam na sila bago ang Mindanao naging Islam. Titingnan ninyo kung saan nanggaling ang inyong dugo bago kayo mag-claim.
Italagang natutulog kayo, hindi na kayo nagigising dahil sa sobrang pag-angkin ninyo sa kaharian ng Diyos Ama. Na-mention ko kanina, sa panahon ng Presidente Diosdado Macapagal hanggang kay Emmanuel Pilaez na siyang nag-umpisa nitong claim ng mga claimants sa hanay ni Mawalil Hasit. Was it? Even how you claimed up to today, I stand tall because the blood of Sharif Ali Barakat ng Taif ay nandito mismo sa aking tabi at buhay na buhay. Ayan mismo si Dato Ali Sultan Sharif Usman, Sultan Muhammad Ismail Ikiram. Buhay po. Kaya ako nagpapasalamat sa Diyos Ama dahil hindi ninyo matitibag si Queen. Dahil lahat iyan pinaghandaan ng Diyos Ama kung papaano maimplementa ang divine justice. Nakita ninyo, hanggang Borneo iyan na pinaghandaan ni Ama Andi. I call him Ama Andi, that when I was a child, they had been already with me, protecting me. The embodiment of the Incan spirit harmonized with the spirit of the Queen to be able to find the path towards the redemption, the recovery, the restructuring of finance. Lahat ito kailangan mangyari na ang pagbago ng hugis ng buong mundo. Lahat ng succession, kahit sino pa sa inyo ang mag-refute ng aking pamumuno mula noong 2009,